Nandito muli tayo sa Nixtradamus Channel at ngayon namang gabi ay may bago na naman tayong pagpaksang pag-uusapan. Hindi po ako nag-iisa, kasama ko walang iba kundi si Naruto, ang paborito ninyo. Magandang umaga na. Oo. Ano naman ang pag-uusapan natin ngayon? Tungkol pa rin sa 2022, yung tinatawag na retrogrades. Pag sinabing retrograde, ulitin natin, ang mga planeta habang umiikot sa araw, sa punto de vista natin, pag nakikita natin sila, eh parang pabaligtad sila. Halimbawa, nandito ako, ito yung araw, nandito ako, no? Ito yung planeta, nasabi natin Mars or Jupiter, o maski nasa unahan, Mercury. Pag yan ay umiikot sa araw, di kaya na nandito ako, no? Nandyan siya, mamaya yung punto dito na pabalik siya, akala ko pabalik. Oo, yun pala, umiikot lang siya. Eh, umiikot din naman ako. So, may puntong umiikot ako, tapos, kunyari, eto ako, eto yung, ano, umiikot kami pareho, pero since malapit siya sa araw, mas mabilis siya. Samantalang ako, mabagal. So, habang umiikot siya, mamaya, nandito na siya, pero umiikot pa rin ako. So, yung puntong, parang akala ko pabalik siya, pero actually, umiikot lang siya, mabilis lang siya. Oo. Pag naman nasa likod naman, yung planeta, halimbawa, Mars, ito yung Earth, ito tayo. Di ba, nakaganyan tayo. Ang Mars is mas mabagal. Pero dadating ang punto na habang umiikot tayo, ito, na, ito tayo, umiikot. Pagsasabay, pabalik pa rin siya. Pero actually, umiikot lang. Parang yan yung kunyari nakasakay ka sa kotse. Dalawang kotse kayo. Okay, dalawa. Eh di ba may puntong kunyari malayo siya, tapos mamaya papalapit na. Pag papalapit na siya, anong feeling nyo? Pareho kayong hindi gumagalaw. Parang pareho lang kayo, pero gumagalaw kayo. Pero ang tingin mo, parang hindi kayo gumagalaw. Eh kung mas mabilis siya, mauunahan ka rin niya. Diba? Mauunahan ka rin niya. So, ikaw naman, feeling mo, umaatras ka, pero actually, nauuna lang siya. Yun ang sinasabing retrogrades. Okay? Ngayon, 2022, may mga planeta ulit na magre-retrogrades. Bakit? Kasi talagang umiikot naman lahat sa ating araw or sun. Abangan natin itong mga retrogrades na ito. Unahin na natin, ang unang retrograde ay yung kinatatakutan ng mga tao kadalasan ay ang tinatawag na Mercury retrograde. At ang Mercury retrograde ngayong taong 2022, apat na beses. Last year, tatlo lang. Ngayong taon nito, apat na beses. Ang unang retrograde ay magaganap sa January 14 hanggang February 4. Okay. So, January 14, tapos bago mag-Chinese New Year, sa February 1 kasi yon, eh, na sa Mercury retrograde pa tayo. Kaya nga ang payo ko, meron isa akong kaibigan na meron daw siyang gustong i-introduce sa market itong endang January. Iniimbitahan niya ako. Sabi ko, yes, willing ako. Kaya lang, mas maganda sana ipagpaliban mo muna pagkatapos na ng Chinese New Year, which is February 1. So, ipagpaliban mo after that. Sabi ko, better after February 4. So, February 5, okay na. So, sabi niya, ay, ganun ba? O sige, imu-move niya. Bakit? Kasi ang Mercury retrograde, ang dala-dala niyan is miscommunication. Hindi kayo magkakaunawaan. Mag-usap man kayo, magkakamali-mali. O kaya transportation, magkakaroon ng aksidente. O kaya pagbibili ka ng something na mamahalin o magsisimula ka ng negosyo, lahat yan magkakaroon ng kapalpakan. Meron ako isang kaibigan dati, pumirma siya, sabi niya, eh, kasi kailangan na pumirma siya. Oh, bahala ka, eh, matigas ang kukoti mo, gusto pumirma, pumirma ka. Alam mo, sabi ko, pero mag-ingat ka kasi mapalpak yan. Ano nangyari? After 2 days, hindi pala sila nagkaunawaan sa isang linya ng kanilang kontrata. Sabi niya, alam mo friend, tama ka. So binawi na namin, hindi namin itutuloy. Sabi ko, kita mo, hindi ka nakikinig sa akin. Meron pang isa, etong si, ano, si Madam Inots, di ba? Pumirma siya ng kontrata doon sa unang nagmamanage sa kanya. Naku, nung nakita ko, sabi ko, oh my gosh, Mercury retrograde. Last year lang yan, ano? 2021. So, sabi ko, oh my gosh, wala mangyayari. Anong nangyari? Tuloy, ilang araw lang yata, biglang umalis siya, umatras siya. Tapos kinuha naman siya ng kaibigan natin, si Wilbert. Nung kinuha siya, naging okay na. Sabi ko naman, pasok pa rin siya ng Mercury retrograde, huwag sana sila magkaroon ng problema sa ibang tao. Pero may mga hadlang pa rin. Kaya kita mo nangyari, nagkaroon ng hadlang kasi pinasok kaya siya sa PBB eh, di ba? So, nandun siya. Naging ano yun, hadlang yun sa kanyang ano, development. Kaya yun yung nagkakaroon ng problema. Kaya ang sinasabi ko, ang Mercury retrograde, hindi magandang panahon para magsimula ng something. Maski employment, trabaho, huwag kayong magsisimula dyan, okay?
Yan ang unang magaganap ngayong taon na ito ay January 14 hanggang February 4. Yan yung una. Ang pangalawa is magaganap naman sa Mayo, May 10 hanggang June 3. Okay, June 3. Ang pangatlo, September 10 hanggang October 20, October 2. Okay. At ang panghuli, bago magtapos ang taong 2022, December 29 hanggang January na yan, ay meron na namang Mercury retrograde. So, tandaan nyo, iwasan nyo mga yan, panahon na yan, pag maglilipat ng bahay, may bibilhin, yung mga ganyan. Okay. Okay, so Mercury retrograde. Right now, patuloy pa rin ang Venus retrograde. Kasi nagsimula na yan ng December 19, 2021, hanggang January 29 ang Venus retrograde. So, pag bumalik sa inyong mga buhay ang mga ex, ang mga dati niyong kalaguyo, kakuyangyangan, kakulakadida, kajerger. Oo, pansamantala lang yan. Kasi pagkatapos ng January 29, matatauhan na kayong pareho. Mawawalan kayo ng gana. So, ngayon pwedeng ganun-ganun lang. Oo, na-enjoy. Nakala mo kayo ulit. Hindi, illusion lang yan. Yan ang dala ng Venus retrograde. After that, Venus, wala nang retrograde. So, magiging okay na ulit. Okay? So, alam nyo na, ha? Now, Mars, magre-retrograde din. Last year, 2021, impulsive ang mga tao, di ba? Naming away na nangyari, di ba? Ang daming hiwalayan, yung biglaan, padalos-dalos, di ba? Last year yon Mars. Ngayong taon nito, magkakaroon ng retrograde ang Mars. At magaganap yan sa October 30 hanggang katapusan na. So, ano ibig sabihin yan? Pag kayo ay merong mga gustong gawin, medyo mag-aatubili kayo eh. Ganun ang retrograde. Gusto mo makipag- i-push ang gusto mong gawin. Gusto mong makipagsapalaran pero aatras ka. So, yung mga taong gusto nila may sisimulan sila, gawin na nila bago tumuntong ang October 30. Okay? Kasi mawawalan ka ng kumpiyansa, bilib sa sarili. Manghihina kalooban mo pag may Mars retrograde. Okay? Now, ano pa? Jupiter naman. Ang Jupiter meron din siyang retrograde. Ang retrograde niya ay sa July 28 hanggang kailan to? Ang January na pala. Oo, medyo... Ay, hindi. November. November 23. So, from July 28 hanggang November 23. Ilang buwan yon? July, August, September, October. Halos apat na buwan, ano? Halos apat na buwan. Anong ibig sabihin yan? Buong mundo makararanas ng mga bagong problema. Bagong problema. Bakit? Kasi ang Jupiter is about expansion, eh. Expansion, pagpapalawak, kaisipan, karunungan. Eh dahil retrograde, hindi lalawak, liliit. Oo. Ang isa pa, yung mga kaalaman, karunungan, biglang, oops, mali tayo. Pag-aralan natin muli. Kaya nga may lalabas na mga bagong problema. Pagtuntong ng July 28 hanggang November. Okay? So, now you know. Okay. Saturn retrograde naman. Meron ba Saturn retrograde ngayon? Meron. June 4 hanggang October 23. June 4 hanggang October 23. Ano ang dala-dala nito? Ang dala-dala nito ay magkakaroon ng pagbabago sa organisasyon. Magkakaroon ng pagbabago. Tama-tama, di ba, tapos na ang election natin? So, magbabago ang mga estruktura, magbabago. Oo, tutugma, di ba? Kasi magbabago-bago. At hindi lang yun, may karma. So, yung mga gumagawa ng hindi mabuti, babalik yung ngayon sa kanila, kakarmahin sila. So, yung mga nagsusulong ng mga kasinungalingan, mga kalokohan, babalik yan sa kanila. Mapapansin nila, matatauhan sila, sabihin nila, ay, mali tayo, hindi na tayo pwede. Yan, kakarmahin. Yun naman, gumagawa ng kabutihan, babalik din. Magtatagumpay sila, babalik yung kanilang mga paghihirap, yung kanilang mga pagsinusulong na kabutihan. Kumbaga, gagantimpalaan sila. Ganun ang karma. Yan ay magsisimula June 4 hanggang October 23. So, pansinin natin na magkakaroon ng changes sa mga structures. Tapos, may Uranus retrograde ulit tayo. Sa ngayon, ongoing pa siya. Magtatapos siya ng January 18, ang Uranus retrograde. Ito yung dapat na kinatatakutan ng lahat, eh. Hindi yung Mercury retrograde. Kasi Mercury retrograde, tanggap na natin yan, eh. Ang Uranus ay nakakatakot dahil ibig sabihin nito, pagbabago sa kalikasan. Yung papasok ng mga catastrophes,
ang mga delubyo, dyan papasok yan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. At yan ay mararamdaman simula August 4 hanggang katapusan na ng taon 2022. Ano ang ibig sabihin niya? Dahil nga pagbabago sa kalikasan at dahil nga tubig ang elemento ng taon, ibig sabihin, nandyan yung talagang malalakas na ulan, malalakas na mga yelo, yung mga ipo-ipo na merong tubig na dala. Oo. Landslide. Landslide dahil yung tubig. Maapektuhan ang earth, di ba? Oo, lalambot ang lupa. Talagang kasama because of the tubig. Pati pagbaha. Pati nga magkakaroon din ng problema sa tubig, yung iniinom na tubig. Huwag natin isipin na Pilipinas lang. Kasi pag tinignan niyo ang buong mundo, magkakaroon talaga ng problema pagdating sa tubig. Yan ay mararamdaman simula August 24 hanggang katapusan na ng 2022. Dahil nga sa Uranus retrograde. Yung mga lindol ay magpapatuloy pa rin yan. Bakit? Kasi nga, ang Uranus ay nasa Taurus pa rin, and Taurus about kalikasan. Nagsimula na yan for about 7 years, kaya pag nagtatang tuloy-tuloy pa ba? Oo naman, tuloy-tuloy talaga ang mga paglindol at ang mga pagsabog ng bulkan, tuloy-tuloy pa rin yan. Okay, next, meron din tayong Neptune retrograde. Ito naman ay magaganap June 28 hanggang December 4. Okay, ano ibig sabihin nito? Maapektuhan ng kasi di ba ang taon na tiger is mapusok. Oo. Pero pagdating Neptune, medyo magkakaroon tayo ng katahimikan ng kaunti. Oh, magkakaroon ng katahimikan. Pansinin mo, tumutugma rin siya dun sa election, di ba? Kasi sa election magbabago ang struktura, magkakaroon ng katahimikan. Kasama 'yan. Ang Neptune kasi is mapangarapin. Pagka yung mga Pisces, ganyan sila mapangarapin, fantasy, pantasya. Tapos pag retrograde, oops, harapin natin ang katotohanan. Babalik tayo sa realidad. Pag bumalik sa realidad, marirealize natin na kailangan natin ng katahimikan. Kailangan natin ang pagkakasundo. Kaya magkakaroon ng pagkakasundo hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Okay, kaya lang may mga parts na yung Jupiter, di ba, nagre-retrograde sa Saturn. Pag nagre-retrograde yan, meron pa rin hidwaan sa ibang bansa, yung hindi pagkakasundo dahil nga pinoprotection na ng kanila. Dahil nga ang tigre, mapusok. Kaya nga dapat, kung sino yung papasok sa mga usapin or usapan, kailangan malumanay. Diba? Okay, next, meron din tayong Pluto retrograde. Ito mas maaga, April 29 pa lang hanggang October 8. Tandaan, April 29 hanggang October 8. Ano ibig sabihin nito? Maraming revelasyon, lalabas mga baho, lalabas yan. Oo, sisingaw yan. So maraming mauungkat, lalabas yan. April 29 hanggang October 8. So pansinin mo, bago mag-e-election, may mga lalabas na baho dyan. Di ba magtatapos? Oo. Di ba? Lalabas na yan. Tapos, meron din tayong isa pang retrograde, yung Chiron. Ang Chiron is an asteroid. Yan ay magaganap sa July 19 hanggang bago magpasko, December 23. So, July 19 hanggang December 23, may Chiron retrograde tayo. At ang Chiron retrograde ay nasa Aries. So, ibig sabihin yan, yung mga mapupusok, yung mga mapadalos-dalos, biglang marirealize nila, ay, mali ako. Huwag ako maging mapusok. Huwag ako maging padalos-dalos. Kaya nga si Pangulong Duterte, Aries siya, di ba? Last year, iba naman yung posisyon ng Chiron. Kaya mapusok siya. Yung, sige, go lang. Ngayong taon na ito, aatras na siya ng kaunti. Hindi na siya dapat magpursige kasi ma-realize niya may mga bagay na dapat tatanggapin o dapat iba naman ang gagawa. Ayun, Chiron. Tapos, ang nakadirect, isa pa, yung tinatawag na node. Ito yung tinatawag na dapat nating matutunan. Tayong buong Pilipinas, ang node natin ay Gemini. Ibig sabihin, para magkaroon ng pagkakasundo, kailangan talaga mag-usap. Komunikasyon, hindi ibig sabihin na iiwasan na yung ganito, itutuloy pa rin yun. Yung nga lang dapat talaga maipaliwanag, mag-usap. Kasi ang Gemini, pagka naka-retrograde yan, ibig sabihin, nag-aatubo yung magsalita, hindi magsasalita. So, kinakailangan matutunan natin yan. Dapat magsalita. Dapat makinig. Okay? Yung nga lang, huwag papasok sa mga usapin kapag may Mercury retrograde. Kasi hindi talaga siya magkakasundo. Oo. Pagtapos ng Mercury retrograde or bago mag-Mercury retrograde, doon kayo pwede mag-usap-usap.
Okay, kasi yun ang dapat matutunan. Kasi nga ang node ay naka-retrograde sa Gemini. And Gemini is about speech, eh, about communication. Ang naka-direct motion ngayon, ibig sabihin talagang ito yung mangyayari buong taon, Lilith. Lilith is isang dapat matutunan nating lahat. Matutunan nating lahat. At alam niyo kung nasaan hulaan mo ang zodiac sign ng Lilith. Hula, dali. Ang tagal, ha? Hindi, anong zodiac? Anong sign? Anong sign sa tingin mo ang Lilith? Hindi ba sa akin? Hindi. Sagi? Hindi, hindi Sagittarius. Hula ka pa. Pig? Hindi, Chinese yun eh. Okay, hula. Hula pa. Oh. Dali. Monkey? Hindi, Chinese din yun eh. Zodiac sign, di ba mga zodiac sign? Sagittarius, Scorpio, ganyan. Oh. Hula. Sana lang. Last chance. Lilith is in Gemini. So pansinin nyo, ang Lilith ay naka-direct motion sa Gemini. Tapos ang node na dapat matutunan natin is Gemini. Ibig sabihin talaga, itong buong taon nito, komunikasyon. So yung mga tatakbo sa eleksyon, kailangan talaga masabi nila ang kanilang plataforma, maipaliwanag nila ng husto. Kasi ang mga kante naman, ang mga boboto, matatalas ang isip. Kasi Mercury ang nagro-rule sa kaisipan eh. Alam, malalaman ng mga boboto kung niloloko sila, kung alam binobola lang sila, malalaman. At marami silang itatanong. Kaya dapat karunungan, dapat kaisipan talaga. So yung mga tatakbo, dapat may sasabihin sila, hindi sila magbumukhang tanga. Kasi kung magbobola sila, malalaman niya ng botante, kahit na bilhin mo pa yan, bayaran mo pa, hindi ka iboboto. Yan ang matututunan sa buong taon. So, ibig sabihin, gagamitin ang kaisipan ng marami. Okay. So, yan ang mga retrogrades ngayong taon na ito. Okay? Hindi pa natin pinapasok dito yung mga eclipse, kung kailan magaganap, at saka yung bubunot pa tayo ng mga tarot cards, di ba? Bawat buwan. Sa ibang okasyon naman yon, bubunot tayo ng mga tarot cards. Ang pinaliwanag lang natin ngayon ay yung mga magaganap na retrogrades. Kasi sa pagsusuri natin ng buong kaganapan sa taong ito, hindi lang tayo nakabase sa isang kaalaman, kundi lahat ito para makita natin yung kabuuan. Okay? May natutunan ka ba ulit? Meron. Habang siya ay lumalafang ng... Ano ba yan? Oo nga, ito oh, kita nyo. Lumalafang siya ng presto. O, di ba? Kita nyo, oh, kalahati na naubos. Oh. Char. Masarap? Parang masarap, ano? Anong flavor ba nito? Ah, peanut butter. Sarap. Sige, tikman natin. Tikman lang natin. Isang kagat. Kailangan pang commercial. Masarap. Okay, paalam na tayo, mga kabungangan mixers. Alam ka nga, Naruto. And don't forget to subscribe, watch, like, and share this video. Ha? Click the subscribe button. Click the bell for notifications and updates. Oh, nakakalimutan ko siya. Anyway, sige po, kakainin ko ba itong peanut butter ko? Till next, night, love, and life. Namaste. Namaste. Ciao.